Matapos magpahinga sa kanilang bedrooms ay may nakita ang mga teen housemates paglabas sa living room. Give him attention. Nagbigay niya ng hudyat! Ano na naman? Hudyat! Ito na yung hudyat! Guys! Para girls. Sa final five. Final five pala, tol! Hindi pala final four! Oh. Final five! Nagbigay niya ng hudyat! Ay, ako, kuya! Natuwa ako kasi nga may nakalagay sa bawat poster na para sa final five. And na-realize ko lang po na sa kabila po ng mga efforts and sa mga hard works na nagawa ko po sa loob ng bahay ninyo, may ipaglalaban po ako para po makuha yung position ko para sa final five. Ano to, election? Election ba to? Ilang saglit pa ay tinipon ni Kuya ang lahat para sa isang anunsyo. Sa susunod na mga araw ay haharap kayo sa mga pagsubok upang patunayan ang inyong mga sarili. Nasa inyong harapan ang posters kung saan ninyo ilalagay ang dalawang salita tungkol sa inyo kung bakit kayo karapat-dapat na manatili sa aking bahay. Na-excite ho ako, kuya, kung ano po yung malalagay po ng bawat housemates. Si Dustin ang unang nagsulat sa kanyang poster at ibinahagi ang mga naisulat sa mga kasama. Karapat-dapat akong mapabilang sa final five. Kasi naisulat ko nga dito sa unang word, positibo. Sa pinagdadaanan natin sa weekly task, minsan is nakakaisip tayo ng negative. Na minsan yung nagpapasira sa strategy natin at minsan sa samahan. Ay mas mabuti nang magkaroon ng positive na tao. Dahil alam ko naman at nakita ko sa sarili ko na hindi naman ako nagkulang sa pakikisama at kung paano ko pinakita yung ugali ko at kung sino yung mismong ako. Sunod-sunod na rin nagsulat at nagbahagi ang iba pang housemates sa mga kasama. Sarili, proud ako sa sarili ko. Kasi kahit sa sobrang dami ko ng pinagdaanan sa buhay, nandito pa rin ako nakatayo sa harapan ninyo. Marami akong mga bagay na hindi ko nasubukan. Pero yun nga kasi determinado ako matuto. Pursigido ako na mabot yung pangarap ko. Gusto ko na mabigyan ng magandang buhay yung pamilya ko. Lalo-lalo na yung mama at papa ko. So many times, I've been knocked down in this show. I've been nominated. Almost threatened to be out of this house. I really want to show people that, you know, you get knocked down, you can't get back up again. Sa lahat ng mga nominasyon na binigay sa akin, nandito pa ako. I've been working hard for my position here. That's why I think I deserve to still be here as one of the final five. Sobrang naging totoo ako. Kung meron man akong na-offend, meron man akong napasay, yun na yun, ako yun. Wala, hindi ako nag-play safe. Matapos magbahagi ng lahat, ay muling nagbigay ng anunsyo si Kuya. Alinsunod sa narinig nyo sa mga susunod na mga araw ay haharap kayo sa iba't ibang hamon. Balikan ninyo ang mga isinulat ninyo sa posters nyo. Dahil dito ay mapapatunayan ninyo kung totoo ang mga salitang sinulat nyo tungkol sa mga sarili ninyo. Dahil sa pagtatapos ng linggo ay makikilala na ang PBB Teens Final Five. Dalawa. Shhh. At ibahin na lang, guys. Ano na yung fighting spirit ko, kuya? Siyempre, kuya, lahat naman po kami nandito ay may pangarap na pinangahawakan. Nasa isip ko is maging matatag. Isipin kung ano yung dahilan kung bakit ako nandito. 1, 2, 3, go! Mapapatang Pinoy! Pinoy! Yeah! Maya-maya, habang masayang nagkukwentuhan ng lahat. No, not again! Ano ito? Kuya! SB19! Wait! Wait a minute! Wait, what? Kuya! SB19! Ay, magpaya, kuya! Buksan ba natin? Go! Minanin na naman kaming alarm! Kala ko kung ano naman nangyari po. Tapos pagkalabas po namin sa garden, may nakita kami parang vault nga po, tapos may lock po siya. Ilang saglit pa, isang anunsyo ang ibinigay ni Kuya.
Ngayong linggo ay dadaan kayo sa iba't ibang pagkakataon kung saan kayo ay kailangang bumoto at ang bawat desisyon na inyong mapipili ay makakaapekto sa inyong pamamalagi sa aking bahay. Ang nakikita nyo ngayon ay isang voting area kung saan ay magaganap ang inyong pagboto. Sa tuwing makikita ninyong iilaw ang voting area, ito ang magiging hudyat para sa susunod ninyong botohan. I want you to vote wisely. Dahil ang bawat boto na ginagawa o gagawin ninyo ay lubos na makakaapekto sa inyong pamumuhay dito. Housemates, yes, po. Narito na ang tanong na inyong pagbobotohan. Para sa mapabilang sa Final Five, ano ang mas importante? Pagpapakatotoo, pakikisama. Later. I just para plus on it. I think. Guys, pag-isipan nyo, guys. Kuya, ang pagboboto po is very, ano po yan, serious na topic. Lalong-lalo na po, kapag yung pinagbobotohan po namin is, kunwari po, election po kuya, or sa school. Kapag president po ng classroom, kailangan po talaga siniseryoso. So, kailangan talaga pag-isipan siya ng mabuti, and hindi lang basta-basta. Pagpapakatotoo ang mas importante. Depende kasi, Pero mamaya mo na sagutin niyan, Paolo. Ay, nabigay ko to sa inyo mga idea. Hindi, sa akin, para sa akin, mas malalim pa dyan, promise. Dapat pag bumoto ka is, may tamang rason. Tamang dahilan kung bakit binoboto mo yung isang tao. At yung talagang, yung boto mo, yung binoto mo is, alam mong may mapapatunayan. At may maipapakita. Maya-maya. Oh. Game kay... Shucks! Boto na tayo, guys. Kapa. Housemates. Ay. Magaganap na ang inyong pagboto. At ito ay magaganap sa loob ng big ballot box. Meron kayong makikita doon na dalawang placards na letter A or B. Mga letra na nagsisimbolo kung ano yung pinipili ninyong choice. Pagkatapos ay kukunin nyo yung pinili ninyo na inyong sagot at itataas ito. So, vote wisely. At isa-isa na ngang pumasok ang teen housemates sa giant ballot box para bumoto. Matapos bumoto ng lahat ay muling nagbigay ng anunsyo si Kuya. Housemates, natapos na ang inyong botohan at malalaman nyo ang resulta bukas. Sa pagtindi ng kompetisyon sa pagitan ng natitirang housemates, sino nga ba ang maninindigan para sa pinaka-aasam na pwesto sa Final Five? Sama-sama natin yang tututukan. Hello, Philippines! Hello, world! Sa dulo nga ng linggo ito ay makikilala na natin ang Final Five ng community ng kabataang Pinoy. At syempre, susulitin ni Kuya ang kanilang natitirang araw sa bahay para matulungan ang taong bayan na kilalanin at kilatisin kung sino sa kanila talaga ang pinakakarapat dapat na umabot hanggang dulo. Paano nga ba nasubok ang pagpapakatotoo ng housemates sa kanilang bagong hamon? Ituloy natin ang kwentuhan. Sa pagsisimula ng bagong araw sa bahay, naintriga ang housemates sa nakita nila sa sala. Hala, ano na naman ba yan? Ano yun? What's this? May haharapin na naman na bagong ano. Na kapag gano'n, overthink gano'n, parang na-excite ka na ewan. Maya-maya pa, nag-almusal na ang lahat at di nagtagal, isang hudyat ang narinig ng housemates. Boto na naman, guys. Labas tayo, guys. Here we go again. Housemates, ngayong araw ay malalaman ninyo
ang resulta ng inyong botohan na ginawa kagabi. Ang nakakuha ng mas maraming boto ay ang pagpapakatotoo. Pagpapakatotoo po. Being true to yourself is more important than having to interact with everyone in this house, because I'd rather be myself than have to fake a personality and interact with every person in this house po, kuya. Pagpapakatotoo. Pagpapakatotoo dahil pagtotoo ka sa sarili mo, susunod na po yung pagkakaroon ng pakikisama. First impression nila, mahihain, mahinhin, tahimik. Kasi nga po, yun po talaga ako. Eh po, mas importante po yung pagpapakatotoo, kuya. Dahil, kung nagpapakatotoo ka po sa sarili nyo, mas maintindihan ka po ng mga taong nasa paligid mo. Kung ano po talaga ng istorya ng buhay ko, napagdaanan ko, nasabi ko naman po ng totoo. Pagpapakatotoo. Dito po kasi, kuya, mapapakita natin kung sino talaga tayo, hindi yung playing safe dahil lang sa show. Yung rason po dahil hindi po ako napabilang sa pagiging nominado is talagang nagpakatotoo ako, kuya. Para sa akin, yung mas matimbang doon is yung pagpapakatotoo. Walang kwenta yung pakikisama mo kung di ka naman nagiging totoo sa mga kasama mo. Pagpapakatotoo. Being true to yourself comes before fellowship and socializing. When you really trust someone about the truth, you're being true to yourself in that you know what ugly part of you you need to fix. Pakikisama po yung napili ko pong sagot. The one thing na I really hate to do is to socialize. Di po ako natakot na makipag-socialize na since wala naman akong patutunguhan if hindi ako makikipag-socialize. Paano magkakaroon ng kaibigan kung hindi ako makikipag-socialize po? Sa inyong pagising ngayong araw, ay may nadatnan kayo na nakalagay sa aking living room area. Opo, kuya. Dahil dito, kailangan ninyong i-rank ang inyong mga sarili mula sa pinaka-deserving hanggang sa hindi na mapabilang sa final five ang inyong pagbabasihan ay ang naging resulta ng inyong naging botohan kagabi. Sino sa inyo ang pinaka nagpapakatotoo at sino naman ang hindi? One ang pinakamataas hanggang sa ikapito na hindi nagpapakatotoo. Ngayon ay bibigyan ko na kayo ng panahon para makapag-usap-usap sa living room. Susunod! Okay. Ito, minasabi ko, Paolo. Siguro pag nagiging leader ka, parang tumataas yung tingin mo sa sarili mo. Dapat isipin mo yung nararamdaman ng iba. Hindi yung puro sarili mo lang. Hindi. Dahil sa totoo lang, nagsimula ka sa mahirap. And hindi ako magiging ganun.